guys, what's up everyone? Welcome back to my channel, Being Horanyo Vlog. So today guys, I'm here in Bahrain Airport, just an hour ago from Dammam Airport. So, and then I have stopped over here for 12 hours to Manila. So guys, I'm done with my work in Saudi Arabia and welcome back Philippines. The real life of Filipino and Philippines. I was looking for a charging station. I didn't find it, guys. So usually in some airport you can see that in the center or in the side of the each gate. So I didn't find it, guys. A few moments later. So nice chair, amazing chair. You can relax it like this. And the charging is on the chair, guys. Wow, it's amazing, guys. And see, guys, there is no social distancing in each seats, guys. I don't know. Guys, as you observe, yung mga upuan nila walang ano nakalagay na social distancing. Here in Cashew sa Bahrain Airport. Ayan, napabili si Inday. Napabili po ako for almost 500 for two watches, guys. Sa akin at saka sa tatay kong mahal na mahal ko. Ayan. Yes. Ayan, guys. Babayad na. Napabayad. Bye. Bye, 500. This is like 50 real, eh, man. Guys, ayan kami, kahit may mga iba't ibang reason kung bakit kami umuwi, ayan, masaya pa din. Kasi, for a moment, for how many hours of travel in the airplane, makakasama na namin ang aming mga family. Hi guys, sulit ang stopover, guys, for 12 hours. May concert dito, guys. So you're gonna watch it, the gig, guys, with Kuya and the girl. Malaki-laki na ng pera ni Kuya, guys. May nagbigay na ng dolyar, real, Bahrain na pera. Ayan. Si Kuya, guys, ayan. Ayan, guys, parang taka na. Yung nag-uusap kayo about sa mga life nyo, between you and your amo, may biglang darating at mamimigay ng burger. Si ate girl na maganda. Hi! Thank you, ate! Hi! Mag-hi ka dyan! Bablog ko to. Ayan, ito ang burger mo, Inday. Kanya-kanyang kwento kami dyan. Kami yung hindi mga pinalad sa aming mga among mababait. At sa circle of friends namin dito, siya lang ang pinalad at siya kasi magandang girl doon. Kami, sobrang si palad. Nasobrahan sa palad. Si Marie Bacos. Ay, nako. Ay, so guys, nakain na lang kami, no? Ayan, guys. Oh, ito, guys. Kawawa din yung kwento niyan. O mamaya papakita ko yung bag niya kung paano nila winakwak yung bag niya before siya nag-flight. So for 3 years na nagtrabaho sa kanyang amo, tapos nung umalis ay kulang-kulang na lang siya ang amo magpaligo sa kanya. Oh, okay. Saklap, di ba, guys? Oh, yun lang. Wait, later I'm gonna show you the bag, the wakwak bag. Ito yung ano, guys, bag ng isang kasama kong magpa-flight, guys. Ayan, guys, o tingnan nyo yung kahayupan ng amo niya, guys. Oh. Madam, MTP insan. Lish MTP kida, MTP kadama. Hada MTP kadama insan. MTP kaman pi insan.
You are human being. She is human being. We are human being. Why you are treated like that? Ang masasabi ko lang, yung mga ano, mga nasa agency, kung sino man yung mga, alam nyo na kung sinong mga among pinagre-reklamo ng mga ano, mga katulong pag-uwi ng Pilipinas, dapat aksyonan nyo din, i-block nyo din. Kasi itong mga nangyayari, paulit lang naman eh. See? Kung naghirap siya, nag-serve siya ng 3 taon, tapos ganito lang. O di ba masaklap? Kaya sana, kung mapanood nyo tong video na to, yung mga magsa-Saudi dyan, mag-isip-isip na kayo. Kasi kami dito, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang sa 10 naming mag-grupo dito, sa 10, isa lang yung pinalad. Sa totoo lang. Ako, hindi ako nakatapos ng 2 years. Nag-1 year lang ako, pero alhamdulillah, hindi naman ginaminto yung bag ko. Pero hindi pa rin ano yung bag ko, hindi yun maganda pagkapasok. Kasi madali-madalian din. Guys, for boarding. Yan. Guys, I'm inside in the aircraft. Let's see out the windows. See you soon, Pilipinas, inshallah.